Ayan po, binabalik ko pa lang yung cover ng Flex niya. Ito yung kanina, ito yung tinry natin, may nakalagay yan siya na orb dyan, no? ORI, yan yung kanina. Ito talaga yung inayos natin. So 2% na siya ngayon at umanda na siya. So legit, more on legit tutorial na po ako dito. Walang mga mekos-mekos or scam. So wala tayo dyan. Yan po. So yan lang yung ginawa ko. Yan, magkukulay red yan siya. So titignan nyo na lang. Ito nakita. Balik natin to. Check natin kung napasukan na siya ng supply. Gumana yung ating shock. Maganda dito kasi standard siya. Kasi pang battery talaga siya. Ngayon, charge natin. Yun, goods. Gumana. Ayan o. Ayan o, charging na siya. So, ganoon lang. Kung drain yung battery, ayan o, nag 2.1 siya. Ayos. So, antayin na lang natin na kusang mag-on yung cellphone. So, ganoon lang guys. Ito lang yung ginamit ko. So ngayon guys, meron tayo ditong iPhone 7 Plus. Ang issue nito is kaka-replace lang ng battery. Pero nag-drain siya, mag-charge siya ng may-ari is wala na, hindi na siya mag-charge. So dito natin yan malalaman sa kanyang schematic. So pakita ko sa inyo, yan siya ngayon. Yan is bagong battery. Ayan. So gumana siya. Ang una ko munang ginawa, yan ang malalaman natin dyan. Naka 1.6 siya. Ibig sabihin nag-charge. Ang una kong ginawa, kasi ito yung luma niya, yung nakadikit sa ilalim. Pag di ko muna siya binuksan, pag pinadala pa lang dito sa akin, sinarge ko siya, walang reading dyan sa schematic natin. So, tinanong ko yung customer kung nabasa ba siya sa loob ng port, tapos sinarge niya. Yan yung iwasan nyo. Pag nabasa yung cellphone, huwag nyo siyang i-charge agad. Kailangan patuyuan nyo muna yung port. Kasi masisira yung kadugtong nitong mga pin niya. Parang mag-green yung kulay. So ngayon, pinuksan ko siya sa loob. Ito yung linya ng flex niya. Yan. Tapos nag-tester ako sa gilid. May sample tayo dito. For example, ito. Kasi naka-charge yan kasi ngayon. Ginawa ko mag-test kayo dito, lalo na sa mga newbie pa lang. Sana yun. Ito. Gilid by gilid. Dyan. Dyan sa bawat gilid, left and right. May 5 volts naman siya. So, hindi sira yung charging port niya. Kasi mayroong dumadaloy na DC papunta dito sa board. Nag-tester din ako sa battery slot, gumana. So ang gagawin natin ngayon sa drain na battery na to is meron ako ditong board ng charger sa battery. Ayan, pang li-ion. So maglalagay lang tayo dyan ng micro USB. Tapos meron niya siyang nakalagay dyan na battery positive, battery negative. Isa-shock natin kung saglit dito. So ito yung positive niya sa terminal, ito yung negative. Positive, negative. Ayan. Mag-tester lang kayo dyan. Lalagyan natin siya ng supply dyan mamaya. Tapos mag-red man ito pag charge indicator niya. Tapos i-update ko kayo. Okay. So lalagyan muna natin siya ng supply or shock. Shock natin siya. Yan, so kulay blue pag walang battery or full, magre-red yan siya pag charging. So meron tayong wire dyan, red at saka black. Iko-connect natin dyan sa grid, then ibalik natin siya sa dati. Try natin i-charge kung papalo na yung schematic natin ng 1.2 pataas or 1.1 pataas. Yan.
So, lagyan ko lang muna siya. Basta yun lang gagawin. Yan. Itatap natin dito sa positive, then black dito sa left side. Yan. So, para kita ninyo. Yun lang magka-focus yan. So, magkukulay red siya. Yan. Magkukulay red yan siya. So, titignan nyo na lang. Ito nakita. Yan. Hirap na tagawak. So sa schematic natin, nag 1.2 yung micro USB natin. Itong ginamit natin ngayon. Ibig sabihin, nag-charge yung kanyang battery. Sa hindi ko maipakita sa inyo. Pero charging siya. So, mga 1 minute siguro. Or, try natin kahit saglit lang. Kasi nag-drop sa battery, ang battery nito, nag-drop sa 2 point volts. Nasa ganun yung voltahe niya sa battery mismo. So, sayang hindi ko mapakita sa inyo yung schematic. Nag 1.2. Bali yung isa. Yan o. Nabitawan ko, nag-blue agad siya. Itong micro natin, nag 1.2 siya. Doon sa schematic. So, ngayon, itatry natin kung nag-charge na. Tatanggalin ko lang itong isang battery. Off ko lang muna yung iPhone. Para proper or hindi ma-deadboard. So, ito lang ginamit ko. At sa Lazada ko ito siya na-order. Meron din pang ano dito. Ang tawag dyan, pang Type-C, micro USB. Para sa battery kasi ito. Ginagamit ko din yan siya sa mga Bluetooth speaker. So, ngayon, tatanggalin ko itong bagong battery. Na-off ko na yung cellphone. Balik natin to. Check natin kung napasukan na siya ng supply. Gumana yung ating shock. Maganda dito kasi standard siya. Kasi pang battery talaga siya. Ngayon, charge natin. Yun, goods. Gumana. Ayan o. Okay, sorry. Na-memory full. Sakto yung pagka-memory full. Ayan o, charging na siya. So, ganun lang. Kung drain yung battery, ayan o, nag 2.1 siya. Ayos. So, antayin na lang natin na kusang mag-on yung cellphone. So, ganun lang guys. Ito lang yung ginamit ko. Kasi, aside line ko lang kasi itong pagti-technician. Wala akong proper na pang-shock kagaya ng ibang technician. So, ang ganyan is, pwede din nyo gayahin na homemade lang siya. So, anong tawag dyan? Sorry, na-loading ako saglit. Hindi nyo na, pwede nang wala kayong tester ba or schematic. Kabit nyo lang tong cord niya sa mismong charger talaga natin, yung adapter. Dito nyo na lang man yan siya malalaman na mag-red. Ibig sabihin, charging siya. Tapos, hindi nyo na siya kailangan patagalin, saglit lang. At, magiging, ang magsa-charge siya. Kanina, wala yan. Wala ding reading doon. So, yun, naging okay na siya. So, kakapalit ko lang kasi ng battery nito. Bago lang. Mga mag 2 months pa lang siguro. Saka siya lang din sa lahat ng inayos ko dati pa, way back mga 2019. Hindi pa ako nabalikan ng ganito. Siya lang talaga na drain. So kaya ayun, antayin lang natin. Saglit pa yun kasi sobrang drain. Ilang oras na din yan itong i-charge hanggang umaga. Hindi talaga napasukan ng supply. So bali ngayon, ayan, okay na. Antayin na lang natin na kung saan mag-on. Ayan po, binabalik ko pa lang yung cover ng flex niya. Ito yung kanina, ito yung tinry natin, may nakalagay yan siya na orig dyan, oh. ORI, yan yung kanina. Ito talaga yung inayos natin. So, 2% na siya ngayon at umandar na siya. So, legit, more on legit tutorial na po ako dito. Walang mga mekos-mekos or scam. So, wala tayo dyan. Yan po. So, yan lang yung ginawa ko.
So sa mga gusto magpa-repair, dito lang po ako sa Prudential Dalyaw Turil o Rekinutron sa Google Map. Again, thanks for watching Rekinutron sa YouTube Tutorial Mix Content. So ayun, nag-stable na siya sa 1.9 1.8. Yan yung exact reading niya. Mataas yun kanina kasi pinupull niya yung battery. So goods and back to life na yung ating unit or yung pinayos na unit ito na iPhone 7 Plus.